Ate Beh, itong anak mo showbiz. Ngumisi ako matapos makita ang nakalukot na mukha ni Kate. Tumawa si Ate Pet, naglapag ng kape sa tabi ko. Ganyan talaga yan, Preya. Bumalik siya ng kusina. Nilingon ko naman ang anak niyang masama ang tingin sa akin. Nginitian ko ito at kinurot sa pisngi na tinabig niya. Hindi ako showbiz, ma. Diba hindi po ako artista? Nagulat man na hindi ko maiwasang mangiti. Hindi, Kate. Joke lang yun. Sinuyo ko at tinulungan ito sa pagkukulay hanggang sa mahuli kong loob niya. Maganda ba, ate? Hinarap nito sa akin ang kinulayan niyang bulaklak. Maayos ang pagkakakulay at walang lagpas. Iyon nga lang, kulay berde lang ang kulay na ginamit niya. Maganda? Labas sa ilong na sagot ko na ikinasaya niya. Natigil kami sa ginagawa. Matapos marinig ang ilang katok. Binuksan niyo ni Ate Pet sumenya sa aking lagot ka. Nataranta akong tumayo at lumapit sa pinto. Nasalubong kong madilim na tingin ni Kian. At isang linyang labi. Wala itong sinabi na basta na lang umalis. Nagpaalam ako kay Ate Pe. Sinundan ko siya at diretso sa rep ang punta niya. Bakit ngayon ka lang? Tanong ko. Sumingit ako sa rep at kinuhang minudong bigay ni Mila. Ininit ko yon. Cellphone mo? Nilahad nito ang palad niya. Nasa taas. Sandali, kukunin ko. No need. Save your number here. Inabot nito ang cellphone niya. Kinuha ko yon at mabilis na tinipa ang numero ko. Nanginginig ba ang kamay ko nang ibalik ko yun sa kanya? Tawagan mo ako kapag pauwi ka na. Pinuntahan kita sa school. Pagkasabi, tumalikod na ito. Pinuntahan niya ako sa school? Napamaang ako ngunit nakagat ang labi upang maiwasang kumiwala ang isang ngiti. Nilingon ko pa ito sa sala. Kumain ka muna. Sigaw ko kaso umiling lang ito at dumiretso ng akit sa itaas. Nalulumo kong tiningnan ng menudo. Nawala na rin ako ng gana. Kinuha ko yun at dinala sa bahay ni Ate Fe. Bakit, Preya? Napatingin si Ate Fe sa dalakong mangkok. Sa inyo na lang, ate. Hindi na ito nagtanong at nagpasalamat na lang. Bumalik ako sa bahay niya at nagtimpla na lang ng gatas. I felt sorry for Mila. Hindi kinain ang menudo niya. Umiling ako at gumawa na lang ng sandwich. Pumakyano sa sala at nanood ng telebabad. Hindi nga lang ako makapokus sa tinahatak ang kaisipan ko sa pagpunta ni Kian sa paaralan. Fall in love with the place, not with the owner, Preya. Nangalay nga lang akong nakaupo kaya naman humiga ako sa sofa. Hinahatak ang katawan ko patulog. Bumigat ang talukap ng mga mata at ramdamang hindi mapigilang antok. Bago pa man bumagsak ang mga talukap ko ay nakaramdam na ako ng pag-angat ng aking katawan. Gusto kong magmulat kaso hindi na kaya ng mga mata ko. Naramdaman ko ang lambot ng kama kaya alam kong nasa kwarto na ako. Maging ang pagtaklob sa katawan ko ng kumot, ang hindi ko inaasahan ay ang paglubog ng kama sa tabi ko at ang katawang humiga roon. But nevertheless, I felt comfortable with the strong arm that embraced me. My hands are shuddering. Seeing him lying next to me brings back memories of what he did in that four-cornered hotel. It feels surreal. Mabilis akong napaupo at humigpit ang kapit sa bedsheet. I feel like crying. The feeling of that situation rushed through my veins. His every touch, his every kiss. Bumigat ang paghiga ko at pumikit ng mariin. Tila muling nalulunod sa bawat alaala. How could he? But just because I'm not complaining to his sinful hands doesn't mean I moved on. I'm still aware of what I've lost. I blinked my eyes to stop my tears from falling. I tried to have a sigh to calm my nerves. Wala siyang karapatan na tumabi sa akin. Inipon ko ang lakas ko at pikit matang mabilis siyang tinulak paalis ng kama. Naglikha pa ng ingay ang pagkakahulog niya. Hindi na ako mahina at hindi na ako papayag. But then when I didn't hear any noise from his mouth, it made my heart beat faster. Kinabahan ako na baka nabagok ang ulo niya, kaya't hindi makaaray. Lalong nanginig ang mga kamay ko at nginat-ngat ang aking hinliliit. Napangunahan ako ng takot na baka natuluyan ko na nga si Kian sa pananatili ng katahimikan sa paligid. Marahan akong lumunok at mabilis na gumapang sa kabilang kama, kung saan banda ito nahulog. Marahan ko pang sinilip kung may bahid ba ng dugo sa sahig. Ngunit nakatulal ang Kian sa kisaming bumungad sa akin. Lalong kumabog ang dibdib ko sa hindi niya pagkurap. Napuruhan ba ang ulo niya? Tiningnan ko kung may dugong tumulo mula sa ulo niya. Ngunit wala.
Nanlaki ang mga mata ko matapos dumako sa akin ang tingin niya. I'm sorry. I crossed my fingers while saying it. Why? I'm not allowed to sleep in my guest room? Sarcastic kong tanong niya. Maingat siyang bumangon at pinagpagan ang kanyang damit. He then looked at me sharply. It made me tongue-tied and guilty. Napaupo ako sa kama nang wala sa oras at nahigit ang sariling hininga. Cut got your tongue? Why? He asked impatiently. His one hand is on his lips while the other runs through his hair. He gave me a menacing look that made my inside shiver. Hindi ako komportableng katabi ka. Naalala ko ang ginawa mo sa hotel. I'm sorry. Hindi ko kasi kayang kalimutan. My eyes went down to his parted feet just to avoid his piercing gaze. Wala akong natanggap na sagot mula sa kanya. Nakita ko na lamang ang paghakbang ng mga paa niya paalis. And that's the last conversations I had with him for the rest of the week. He distanced himself and never bothered me. Mag-isa akong pumapasok sa eskwela at umuwi. Sometimes he's not around. As in, he's nowhere to be found. Sabi ni Nailina nagpupunta daw ng La Union o kung saan ng barkada niya. At pinaniniwalaan ko na ganoon. Ayokong mag-isip pa. Mas maganda nga na wala muna siya sa paligid. Gusto ko lang munang makilala ang lugar. I am getting familiar to this town of Laguna. Gusto kong mamasyal kapag may oras na. Hindi ko alam kailan uuwi si Kian. Para sana makapagpaalam na. Not until Saturday morning, when I smelled the fragrance of his perfume. My heart jumped a little, and my spirit was accelerated. My heartbeat quickens and my body twitches. I ran down fast to the staircase to hunt for his smell. But I found no one. Preya, gusto mo bang sumama? Si Nailina na may hawak na bilaon ng kakanin. Si Kian po. Imbis na sumagot ay iyon ang natanong ko. Nandun sa area. Galing sa opisina kanina pero ngayon nagpunta sa papiano ng mga trabahante. Napatango ako at lumapit. Pwede po bang kunin ko na lang yung jacket ko? Tumango ito bago ko pasadahan ng tingin. I'm wearing a black string pants and white razorback sando. Nakakahiya naman at pulos lalaki ang mga nandoon. Hinugot ko lang naman ang mustard hoodie jacket. Makapali yun ang bahagya. Sakto lang sa lamig ng hangin dito sa farm. Wala po ba si Ate Penay? Tanong ko habang nilalakad ang malinis na daan. Hinatid niya si Kate, susunod din yun dito. Tumango ako kahit hindi niya kita. Hindi na nga ako nagtanong at binusog na lamang ang mga mata ko sa dami ng puno ng buko. Sabi sa'yo nandito. Nanunoksong sabi ni Nailina. Tinuro pa nitong kinaroroonan ni Kian. Ngingiti na sana ako kaso tila nagyelo ang mga labi ko. Nandito nga, pero katabi naman si Mila. Ni hindi ata kayang lubayan ang paningin niya si Mila. And now I wonder if he has really gone away or if he was just busy doing Mila in their office. Kusa akong napatingin sa suot ko matapos makita kung gaano siya ka-nice. She's wearing a tight short skirt and a crop top pitted low neck blouse. May ruffles pa sa manggas. I know I have curves too. But seeing Mila's curves proves that she's nicer than I am. She's more hot and luscious. Nasa may bandang truck sila. Hawak nito ang folder na tinitingnan ni Kian. Tinuturo pa nito sa ballpen ang sa tingin kong sinasabi niya. Bumubuka kasi ang labi nila. Parehas pa silang nakatawa at minsang nangingiti. Napapatapik pa ang babae minsan sa braso niya. Chancing. Mukhang busy po sila, Nay. Yun na lamang ang sinabi ko. Umiwas ako ng tingin at sumama kay Nailina sa kalapit na mesa roon. Maybe he has a thing for his accountant. And I can't blame him if he does. Mila embodies true Filipina beauty. All charm. Tinulungan kong maglagay ng kakanin si Nailina sa mga paper plate. Kahit pa hindi mawala sa isipan kong ayos nila. At hindi ko alam kung bakit gusto kong magtampo sa puntong ito. Pilit pang pumapasok sa isipan ko kung anong klaseng trabaho ang ginawa nila sa opisina. Ilang beses akong tumikim at pinilig ang ulo. Sinusubukang burahin ang mga imaheng na buo sa isipan ko. Ngumiti pa ako ng pilit sa mga trabahador. Nagsipaglapitan naman ang mga ito at pumila upang makakuha ng kakanin nila. Base sa itsura ng kakanin ay biko yon. Kagat ko ang ibabang labi upang iwasang lingunin si Kian at Mila. Dapat wala akong pakialam sa kanilang dalawa. Ma'am Preya, baka gusto mong pumunta mamaya sa working area. Si Nardo matapos nitong kunin sa kamay kong paper plate.
Napakurap ako at hindi inaasahan ang tanong niya. Ha? Hindi ba ito ang working area nyo? Bukod dito, dun sa maraming machines, medyo delikado. Titingnan lang naman natin. Alanganin pa itong ngumiti at napakamot sa batok niya. My mind got curious. Akala ko puro akyat buko lang ang trabaho sa ganitong farm. Sige, anong oras ba? Ngumiti ako, tinutok lamang kay Nardo ang tingin ko. Mas mabuting lalaki pa yata si Nardo kaysa sa amo. Sa amo nilang alam na may kasamang dilag sa bahay na gagawa pang lumapit sa kabilang dilag. As if he is responsible of you, Freya. Sasabay po tayo mamaya sa truck. Anito bago binalandra ang pantay-pantay niyang ngipin. Napatango ako at agad na lumipad ang tingin sa truck. I accidentally darted my eyes to where they were earlier. Nangunot pa ang noo ko at bahagyan ng haba ang leeg, mahanap lang si Mila at Kian. Ang kaso ay wala na sila roon. Tapos ka na ba, Nardo? My neck got stiffened by hearing his authoritative voice. It sent shivers down my spine and makes me unable to move. Opo, sir. Ma'am Freya, mamaya ha. Napalingon ako sa paalam ni Nardo at tinanguan na lamang ito. Umalis ito at kumaway pa. Where's mine? Natigil ang pagtaas ng kamay ko para sana kumaway pabalik kay Nardo. Agad ko yung naibaba at napalunok ngunit pinilit kong palakasin ang loob. Hindi naman siguro niya nakita na hinahanap ko siya kanina. I gave him a glance. He is impatiently standing there, as if bored on waiting. Wala na sa akin ang tingin niya kundi sa kanyang relong pangbisig. Kumukunot pa ang noo at tila nagmamadali nga talaga. In a hurry to get back to Mila? Saan na hindi ko siya pinatapos magsalita. May karahasan kong kinuha ang kamay niya at nilapag doon ang paper plate na may biko. Kusa pang tumaas ang kilay ko. Ngunit hindi ko siya binigyan ng tingin at inayos na lamang ang mga paper plate sa mesa. Gaano ba kagaling si Mila sa performance at tila hinahabol niya? Napainos ako at ilang beses na sinalansa ng mga paper plate. Ramdam kong nasa harap pa rin ito. Nasusulyapan ko pang botang suot niya sa gilid ng mga mata ko. Hindi ko alam kung bakit hindi pa siya humahakbang ngayon nagmamadali siya kanina. I wear my hoodie and focus my attention on arranging the paper plates. Why would I care about him? He doesn't even have respect for the girl he's with in his house. Napanguso ako, tinignan palalo ang mga bota niya. Ngunit imbis na pahakbang paatras ay palapit sa mesa ang ginawa niyang hakbang. Tumikwas ang kilay ko. Kanina nagmamadali siya tapos ngayon hindi pa umaalis. Prepare another paper plate, Miss Israel, he commanded. And that made me in awe. Bala ko na siyang lingunin at tanungin kung bakit at para saan. Ang kaso ay nasagot din ang katanungan sa isip ko. Matapos nahagip ang mga mata ko ang mga ankle boots na tumabi sa bota niya. Napatitig ako roon at kinilala kung kanino sila. Kian, thank you for waiting, sir. Doon tayo sa may lilim na maayos, may mesa naman and we can discuss our plans. Boses pa lang alam kong si Mila yon. Sino pa ba? I even watched how their feet walked away together. Pag-angat ng tingin ko'y kita ko pang nakaangkla ng bahagya ang kamay ni Mila sa kanya. Inalis niya lamang yung pagkadating sa mesang tinutukoy nito. Ngunit kulang na lang ay alalayan nito ito makatayo lang sila ng maayos. Magkaharap sila. Nakayuko pa ng bahagya palapit sa mesa ang katawan ni Mila. Her ample cleavage is on display in front of the eyes of the Kian. Noong tumawa pa siya ay gumalawang mga yon. Binabalandra? Lumapit ang tingin ko kay Kian. I don't know if he is looking at the belly of her breast or what. Basta na kay Mila ang atensyon niya. Buong atensyon na tila ayaw patakasin ang anumang galaw nito. Dapat ba may pakialam ka, Freya? I got tense. Why do I care? Baka gusto niya si Mila, tapos ang usapan kung gusto na nga niya ang babae. At tingin ko ay dapat hindi ko isipin yun ngunit naaalarma ako. Sumikip ang dibdib ko sa naisip. Pakiramdam ko nababawasan ako ng hininga. So I removed my hoodie jacket, leaving me with my sando. The cold breeze of air embraces my exposed skin. Napahagod ako sa braso ko. Hindi ko na sinuot ang jacket at binuhol na lamang yun sa bewang ko. Gusto kong huminga at iwasan na silang tingnan. If they are in a relationship, then it's not my business. I am not here to flirt. I am here for myself and for my ruined profession. Ma'am Freya, punta na tayo. Nilapitan ako ni Nardo. Ngayon na ba? Tanong ko, habang pinupusod ang buhok ko. Napakamot ito sa kilay niya at tinuro ang truck. Paalis na kasi yung truck, dadalhin na roon ang mga buko.
Nilingon ko ang truck at handa na iyong umusad. Ganun ba? Sige. Lumapit kami sa truck at kinausap ang driver niyon. Pumayag naman. Sa gitna si Nardo at sa gilid naman ako, katabi ng binata. Ayos ka lang ba, Ma'am Preya? Tanong nito kapag kuwan. Ayos lang, mahinang sagot ko, matapos makitang dumaan ang sasakyan ni Kian. Ang tingin ko ay napako sa sasakyan niyang bukas ang bintana. I first my lips when I saw Mila sitting beside him inside his car. Tumatawa pa ito ngunit siya ay hindi. I didn't startle, even when he gave me a little glare. Ngayon naman galit sa akin? Katabi na nga niya ang crush niya, hindi pa rin siya masaya? Umiling ako. Nakitawa na lang sa usapan ng driver at ni Nardo. Anong sabi ng tatay mo? Tanong ng driver kay Nardo. Pinag-uusapan nilang pag-aasawa raw nito. Sabi niya dapat daw yung marunong maghugas ng plato. Sa dami ng marunong, nahihirapan akong pumili. Sabay silang tumawa ng driver. Kaya naman nakitawa ako. Tapos mamaya kalahi mo pa yung mapili mo. Sagot ng driver. Sa biyahe ay pinilit kong tumawa at mangiti. Ang hirap pumili ng mapapangasawa. Ang iba kasi basta gusto nila pwede na. Not realizing that they would live together for a very long time. Kaya ba minsan ang iba'y hindi sinaswerte? Minsan kilala mo na nga ang matagal magagawa ka pang saktan. We should all be careful when deciding who we want to be with. Don't just settle for less. Know your worth. Tumigil ang sasakyan sa parang bahay na kamalig. Sementado ang sahig at malinis. Inabutan pa ako ng gloves at hairnet ni Nardo. Yan ma'am, pangalis yan ang balat ng buko. Tinuro nitong isang machine. Hindi naman kalakihan at bakal pa. Marami pa ang katulad niyo na nakahilera. May tao sa likod na nag-ooperate. I don't know how this machine works. Ang sabi ni Nardo may handy tools naman daw yun. Tapos anong gagawin sa binalatan na buko? Aalisin naman ang shell. Tinuro nitong katabing machine na may rotating disc cutter. Hindi lang yun isa. Maraming machine doon at mahirap tandaan lahat. Pero napokus ang atensyon ko sa Copra Oil Press. Pangunahing inaangkat ng Sebcoco Parmang Copra Oil. In demand sa ibang bansa, Ma'am Preya. Tumaas ang kilay ko at napangisi. Talaga? Sa bagay, halos mga shampoo and other products ay gumagamit ng coconut oil. Tumangu ito bago hilain palabas dahil magtatrabaho na roon. Hindi na kami pwede sa loob. Akala ko talaga harvest tapos benta lang ang process sa ganitong farm. Nahihiya pa akong tumawa sa kakaunting kaalaman ko. Yun ang mabilis, Ma'am Preya, kaso mura. Umiling pa ito. Ngumiti ako na tumabingi matapos malingunan si Nakian at Mila. Nagsasalita ang babae at may pinapakita sa cellphone niya. Pero siya ay mariin na nakatingin sa gawin namin. Tuluyang nawala ang ngiti ko. Ngayon naman nagagalit na nga. Napailing ako at nilingon na lamang si Nardo. Tara na, Ma'am Preya. Akmang hahawakan itong siko ko ngunit may nauna nang humila sa akin. Bahagyan ng laki ang mga mata ko at nilingon ng salarin. Madilim ang tingin niya kay Nardo at kahit yata mabuting empleyado niya ito ay kagagalitan niya. Kian, ano? Naputo lang sasabihin ko at napahawak pa sa dibdib niya. Matapos niya akong hilain ulit palapit. Tila hindi balak na pakawalan. Nardo, isabay mo si Mila sa truck. Hatid mo sa opisina. Uuwi na kami ng Ma'am Preya mo. Diniinan pa nitong huling sinabi. Napakurap ako at hindi yun inasahan. Hindi ba dapat ay si Mila ang isipin niya? Nilingon ko sa gilid niya si Mila na walang ngiti sa mga labi. Kunot-noo at inip ang tingin. Nasalubong ko pa ang tingin ito ngunit hindi naman ako inirapan. Tumangu lang ito bago walang salitang tumalikod at lumapit kay Nardo. Hinatid ko pa ito ng tingin ng tumungo kay Nardo habang pilit binabawi ang kamay ko mula kay Kian. Ang akala ko hahayaan na ako nito at bibitiwan. Ang kaso ay banayad niya pa akong hinila sa sasakyan at pinagbuksan ng pinto. Nagdalawang isip pa akong pumasok. Takot na harapin ang galit niya, kahit hindi ko naman alam kung para saan yun. Maglalakad na lang ako. Gusto mong malumpo sa haba ng lalakarin mo? Sa malamig niyang boses, napatikom ako ng mga labi at tahimik na pumasok sa sasakyan. Ayaw na gumawa pa ng argumento sa pagitan namin. Hindi rin man ako mananalo, at may punto rin naman ito. Mabilis itong tumungo sa driver's seat at pumasok. Kaagad niya rin pinaandaran sa sasakyan papalayo. Nakita ko pa sa salamin ng bintana ng sasakyan ang nakatanaw na Mila sa papalayong sasakyan namin. Manhid ba siya? Sa tingin ko gusto siya ni Mila. Akala ko pa naman ay gusto niya rin ng dalaga dahil sa pinapakita niya kanina. Ngunit bakit hinayaan niya si Nardo ang maghatid kay Mila?
I looked at that man beside me. His eyes were fixed on the road, on the way to his home. I stared at his knotted brows, pointed nose, and down to his sexy thin lips, which were currently pursing. How many girls drool over you? Wala yatang makalapit na kahit accountant mo na ipigil pa ang sarili. Pagkarating sa bahay ay agad akong bumaba at tumuloy sa kusina. Kumuha ng baso at sinalina ng malamig na tubig. Diretso ko pang ininom yon. Pilit pinapatay ang sumisiksik sa isipan kung akong piniling ihatid ni Kian. Normal lang yon. Sa iisang bubong lang ang tutuluyan kaya't ganoon, Freya. Huminga ako ng malalim ng maramdaman ng pagsunod niya. Kita ko pa ang pagsandal niya sa gilid ng mesa. Umarko ang kilay ko nang dumapong tingin niya sa mga balikat ko. Walang haba siyang nakatingin roon at tila galit pa. What? Taas kilay kong tanong. Hindi niya inalis ang tingin sa litaw kong mga balikat. Tingin ko ay kung pwede lang niyang sunggaban ay kanina pa niya ginawa. Don't show too much skin when you are in public. Sana hinubad mo na lang yung sando mo para hindi na sila napagod kakaisip kung anong nasa likod niyan. Tinalikuran niya akong nakaawang ang mga labi dahil sa sinabi niya. Hindi makapaniwalang sinermonan niya ako dahil sa sando ko. Samantalang si Mila halos kakarampot lang ang telang suot ay hindi niya kinagalitan. Is it because he likes her sexy body? I gritted my teeth and wanted to pour this cold water into his face, not accepting any of his anger. How about your sexy Mila? Won't you scold her? I shouted.